Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako muli si Sister Bobot Arpelo. At sa gabi pong ito ay nais ko pong mag-share sa inyo sa mga nakaraang buwan kung saan ay during my listening time po ay nangusap po ang Panginoon sa puso ko. At ito po ang sabi niya sa akin. Ang sabi po niya ay i-expose daw po niya ang mga tao na involved sa corruption. Yun po yung pagkasabi niya sa puso ko. At magugulat na lang daw po tayo pag nalaman po natin ang mga pangalan nila at kung sino-sino sila. Kaya po naalala ko po yun, no? Lalo na po nitong mga nakaraang araw kung saan ay nakakabasa po tayo ng mga balita ng mga nangyayari po sa ating bansang Pilipinas na kung saan ay na-expose na po ang mga tao kung saan ay sila po ay nake-question doon sa mga korupsyon na nangyayari sa mga departamento nila. Kaya alam niyo po, ayaw po talaga ng Panginoon na meron pong mga ganyang nangyayari sa ating bayan. Dahil galit po siya sa mga tao na nananamantala sa kahinaan po ng mga mamamayan, lalo na po ngayong pandemya na ito, kung saan ay tayo po ay nakakaranas ng paghihirap sa ating bayan Pilipinas. Ano po? At meron po mga tao pala na talagang kahit napakahirap ng buhay ay nagagawa pa po nila na kumita para sa pangsarili nilang interes. Kaya gusto ko lang pong basahin yung isang scripture na nakalagay sa Bible. Sabi po dito sa Luke chapter 12 verse 15. Watch out, sabi dito. Be on your guard against all kinds of greed. Ayan po. A man's life does not consist of the abundance of his possession. So, ayan po, i-guard daw po natin ang ating mga puso kung saan ay dapat hindi po tayo makaranas ng greediness, no? Kumbaga, kung mga may ilan po sa atin na mga businessman, hindi naman po masamang mag-business, pero kailangan po yung tama lang pong kita, no? Yung hindi naman po talaga sobra yung kikitain na parang mahihirapan yung mga taong bayan. Kaya alam nyo po, ito pong nangyayari ngayon na mga exposure dahil dito sa mga korupsyon na nangyayari, ito po ay talagang kalooban na ng Panginoon na sila po ay i-expose. Dahil alam naman po natin, ano, malapit na naman po tayo magkaroon ng eleksyon. At alam nyo po, ayaw po ng Panginoon na itong mga taong ito na involved sa ganitong mga gawain ay muli na ihahalal sa ating bayan. Kasi po, maghihirap po talaga ang ating mamamayan. Kaya ipanalangin po natin yung mga may mga takot sa Panginoon na kung saan itong mga mahahalal na yung darating na eleksyon ay tunay nga na sila ay may takot sa Panginoon. Nang sa ganon, sila ay tunay na magsiserve ng maayos sa ating bansa at maraming mamamayan ang mapapaligaya. Ano po, magiging kontento po sa ating bayang Pilipinas. Kaya ito po yung nais ko na ipanalangin natin sa gabing ito, sa umagang ito, kung anumang oras kayo meron dyan sa inyong bayan, no? At kaya kami po bilang mga intercessors, kami po ay inuutusan ng Panginoon palagi na ipanalangin ang mga tao na kung saan nakakaranas ng mga hirap. Kaya ngayon po, gusto ko pong mag-concentrate dito sa sinabi ng Panginoon sa akin a few months ago, kung saan itong mga tao na ito na na-expose na this time, ay tunay nga na nawa sila ay mag-humble down sa Panginoon, mag-repent, at nawa ay sila ay ma-restore muli sa kanilang relasyon sa ating Diyos. So, samahan niyo po ako sa panalangin sa mga oras na to.
So hallelujah, Father God, sa oras na ito, dalangin po namin aming Ama, ang aming bansang Pilipinas, lalo na po ang aming gobyerno. Dalangin po namin sa oras na ito na tulungan mo po aming Diyos, ang aming presidente, Panginoon, ang aming leader, ang leader ng aming bansa, Panginoon, na tunay nga po na nawa, tumayo po siya sa katotohanan, Panginoon. Kung meron nga po mga tao na nai-involve sa ganitong mga korupsyon, Panginoon, nawa, Panginoon, ay tunay nga na ma-reveal ang mga pangalan nila at sila po ay magkaroon ng justice, Father God, magbigay ng justisya, Panginoon, at nang sa ganun ay hindi na po ito maulit pa, Panginoon, sa mga susunod pa sa kanila, Panginoon, ng mga opisyalis, Panginoon. Nawa, Panginoon, maging malinis po ang gobyerno namin, Panginoon, nang sa ganun, aming Ama, tunay nga na gagamitin mo ang aming bansa para makita po ng ibang nasyon, Panginoon, na kami ay may isang Diyos na tunay nga na umaayos ng aming bansang Pilipinas. So, Father, tulungan mo po ang mga opisyalis na ito, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay maging maayos ang kanilang mga pamumuhay, Panginoon, ang kanilang mga pamumuno, Panginoon, sa bawat ahensya ng sangay ng gobyerno, Panginoon. So, Father, we thank you, we praise you, Father God, na nire-reveal mo po ito sa amin, Panginoon, nang sa ganon ay maipanalangin po namin sila at amin, ang aming pong bayang Pilipinas, Lord God, ay tunay nga na magiging malinis na bansa. Father, salamat po ng marami sa iyo. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito po ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. So kung kayo po ay nakiisa sa panalangin ngayon, patuloy niyo pong isama yan sa inyong devotion, ang ating pong bayang Pilipinas. Nang sa ganun po, lahat po tayo ng mga Pilipino ay tunay po na maging masaya. Amen. Upang ang ating bansang Pilipinas ay umunlad at ang ating bayang Pilipinas ay tunay na makaranas ng isang malinis na pamamahala at marami pang mga tao ang makakakilala sa ating Diyos. Amen. So, ngayon po ay August 31 at nawa ang bawat isa po sa atin ay patuloy na manalangin, lalo na po sa pandemya na ito, na nawa totally ma-eradicate na po, mawala na po ang virus na ito, at mag-ingat po ang bawat isa sa atin, lalo na po ang mga pamilya natin, lagi po natin itaas sa panalangin. So marami pong salamat, and again, sa susunod po nating muling pagkikita, manalangin po tayo muli dito po sa Wim Warriors. So thank you so much po, and may God bless us all.